unang beses mangyayari sa Bakbakan to, indoor battle, Bakbakan mag-ingay! Yeah! So, shoutout sa lahat ng sumusuporta sa Bakbakan, kay Rich Flow, kay Outcast, galing Bangkuan, sa mga taga Pangasinan, sa TP Music, Tarlacanio Production, Ghetto Tags, Nampro, at sa lahat. Sa aking kanan, pride ng Tarlac, mag-ingay para kay OZ! Yeah! Sa kaliwa ko naman, galing pang Pangasinan, mag-ingay para kay Ziri! Yeah! OVP Rap Squad. Yan na lang sa pointer si OC, piniling mo na si Ziri. Game! Sa wakas! Dumating na rin ang araw na pinakahihintay ko, na kung saan kaharap ko ng mismo itong tatunggaliin ko na di ko nasipot nung ayes ng Pebrero nitong 2018. Bigla kasing nagkaroon ng problema eh. Kaya yung laban namin, ayun, di natuloy. Pero ayos lang dahil sabik na sabik na akong pumatay sa laban kahit patong kalaban ko hindi nalalayo sa itsura ni Bodoy. Kaya saan mo nga aking pupuruan? Dito sa ating duelo yung namamagamong katawan. Di ka natatablan pa sa pag-inom ng alaksan na para bang pinaulanan ka ng rapid punch si Pac-Man. Ngunit easy-easy lang muna sapagkat kinakailangan ko na nga munang dumistansya para tansyahin ang tamang sukat ng pag-atake na para bang nagkas ng SS si Kungka kaya tiyak na biyak at lubog ka. Kahit pakatawan mo'y mala salbabida dahil sa akin kain ka pagkat para sa akin isa ka lamang pulutan sa inuman na mala kornit na bida kahit wala katero na vodka sa pagsubupa ko dito sa puta di pa rin tumubrasing ka palma ng gulong yung balat mo dahil sa bugga pa rin kahit ilang ulit ka pa magpabomba kaya huwag ka ng pabida dahil di lang to basta palabas sa laban na to'y tawagin mo kung Legion Commander pag ako nakaharap di ka na pwede pang umatras ubusan ko ng lakas matira matibay na kung sanisa lang ang pwedeng matira isang edidiretso sa buka kayo malagay mo update itong hamon pero wala akong dapat ipangamba dahil sa dinami-dami na nasago pa ang aking pinagdaanan pinaslang ko na pati sarili kong kaba kaya sino ka ba para pangilagan eh alam kong isa ka lang din naman sa mga nakigaya sa larangan paano ko nasabi ikita naman nakatibayan para kang binyangong napakagaling manggaya ng kulay sa iba kopya-kopya anuman ang kapitan sa madaling salita o sa alam peke at kalat dito sa kultura dapat sa'yo pinapatapon sa kayata sapagkat nandun na lahat ng mga kauri mong basura kaya wala akong pake kung birhen ka pa. Pagdating dito sa pakikipagdigma, di ako magpapakita ng awa sa'yo gaya ng mga lalaban mamaya na magbibitaw lamang ng mga puro patakong tugma kaya siguradong giba lahat ng mga mga kinonstruct mong verso dahil mga pambarat ko yung mistulang pagdemolisyon wala makakapigil sa akin muling paggising na parabang ginabala mo ang nananahimik na dragon pero huwag kang magalala dahil wala akong planong ipadama sa'yo yan sapagkat alam ko naman na marespeto ka sa kalaban kaya hanggat may oras pa huwag ka sana magdalawang isip na ibuhos lahat ng kaalaman mo sa pagsagupa mo sa akin at lahat ng manunod ko din mabigyan natin ng isang napakagandang laban. Thank you. Game ka ng game, kaya kanina pa nag-umpisa yung oras mo. Last battle mo na daw. First ako, first battle ko pa lang. Dito sa Tarlac, ikay madidisgrasya sa mga linya ko si Tulis ng Rayo. Tatagos at tatalab, kahit tag-anesthesia. Patay sa akin itong lodi nyo, parang na-deng-vax siya. Unang labang ko pa lang, aminatong ako'y baguhan. Pero isa sa atin, may kalalagyan. Ano ka ba? Isa ka bang bano o abno? Flow ka ng flow. Nung mga nakaraan laban mo, ang yaman mo sa flow. Kaya pala, galing kay Rich Flow. Hindi mo ba napapansin, ayaw sa'yo ng flow, pero pinagpipilitan mo pa rin yung nawawala ng letra sa flow, sa akin yun mapupunta. Go check. Tapos, nung sinabi mo sa laban yun ni Egan, kinain siya ng sistema, pwes, ikaw, iniluwa ka ng sistema. Yo. Pahambol pa tong si Idol. Ayaw maghamon. Ako hahamunin kita. Alam mo ba mas matigas pa ako? Ikaw ang lambot mo lang parang mamon. Ako hinahamon kita parang kumukulong ka ng hamon.
time. Pangalawang banat kay Zeri. Tangina. Kala ko pa naman, pang heavyweight na yung mga banat itong si puta. Pero akala ko lang pala, talagang totoo, mga lingin yung dalamis tulang kukote. Rin niya alam nyo ba kung bakit? Kasi puro hangin lang ang karga. Nalala nyo ba? Ano nalala ko nung unang saba ko ng bakbakan sa Gimba? Tangina, di ako sinipot ng aking kalaban. Pero inakala ko na much better naman sa pagmumukha at katawan itong aking kabanggaan. Pero sa akin, di naman problema eh. Mas lamang siya sa akin sa panlabas na kanyuan. Di naman kasi basihan yung physical na pangangatawan sa pakikipagbalagtasan, kundi kalidad ng kuta, katalim ng dila, timbangan, oo. Ako'y mag-aan sa inyong paningin. Ngunit ako'y malabang ti-hunter kung pumatay. Itutumba kahit na sino mang humarang sa akin daanan kahit nasa ulo. Walang patong na nakalagay, kaya siguradong walang palagto. Sa bitag na aking hinahin, kaya malabo mo kong maitumba. Buhay mo sa akin, critical lang, hindi mo namamalaya na para bang tinamaan ka ng bindeta o ano. Galing tulad ko ba sa Dota o pagkat sa laban na to, ako ay magpapaka-assassin. Matamis sa tagumpay mong inaasam tsak namamalasin dahil ikay aalatin. Pero ako, walang problema sa akin. Kung manalo matalo man ako sa laban na to, ayaw mo sanang isipin nagsireso ako. Kaya boy, kung ako sa'yo, wag mo nang pilitin pang bumara ng bumara kung ayaw mo maramdaman. Ang tunay na bumstick ko dala sa unang ikot, dala sa ikalawang ikot pa lang tayo bayo. Kaya huwag ka na muna masyadong pakampante. Gusto ko munang tadyahin kung gano'ng maraming balabay ang kaya mong ibuga para tumapat ka. Sa akin di ka libre, pero sa akin di ka libre. Dahil di naman to basketball para ako ay magbigay. Kalkada tira mo sa akin, tiyak na supalpal, nasasabayan pa ng mga manonood ng isang malakas ang iyawan, kaya bakbak. Akan mag-ingay! Yes! Kaya sumakay natin ang pagkamatay. Itong feeling santo na kumakaas tayo para bang wala nang katapusan ng kanyang buhay. Pwes wala akong pake mong isa kamay sa kanila. Because today, all may Hades. Ako lang ang nag-iisang Panginoon na may kakayahan magbalik o kumulekta ng mga buhay. Pero kung sa bagay, mukhang mabigat na naman sa unang tingin itong tinapat nila sa akin na mukhang animal. Pwede ko na masyadong binigatan pa ang aking mga sulat. Ngunit pagkasawi mo sa mga palad ko'y garantisadong brutal. Dahil imbes na pabigatin ay mas lalo kong hinasa hanggang sa tumalim. Pero sa pagdating ng tamang oras para sa pangangatay ng seta sa liig mo'y madali kong maitanim at diretso sa paglaslas hanggang sa tuluyang kamatanggalan ng ulo. Katawan mo'y aking tatagupan, balat mo'y magsisilbing costume po. Bungo mo, gagawin kong tirika ng kandila sa akin din. Madilim na purgatorio, dugo mo na may ikakalat ko sa pabilog, nagbuhit na may mata sa gitna ng mistulang alay ko sa Diablo. Kaya kahit na manalangin ka pa dyan sa lahat ng mga sinasanto mo, boy, di ka na nila kaya pang isalba. Dahil mula itong tinanggap mo ang hamon na to laban sa akin, kaluluwa mo'y mistula mo na rin sinangla. Kaya ngayon, sige, sabihin mo, buhay mo'y paano mo tutubusin kung ang mga gintong bakit pinakain ko sa hindi mo naman kayang tumbasan. Kung sa ikalawang round pa lang ng ating duel, wala mo na sa sarili mo na yung pangalan mong Uzi ngayong araw. Kay Zere pa'y merong paglalagyan patay sa kahon. Fine. Alam ba natin kay Uzi? Yo, round 1, medyo nawala. Round 2, Gary, ang tagal mo na sa liga, hindi ka pa nagkakampiyon. Kahit kumapit sa malakas, hindi pa rin sumasang-ayon. Sabi mo last battle mo na, mawawala ka na lang sa liga, hindi ka pa nagkakampiyon. Kumbaga sa basketball, ikaw si Gary Payton. O sige, total nandito tayo parehas sa Norte. Gusto ko lang sa'yo ihatid, Gary, na dito hindi ka makakatawid. Parang sa basketball, Gary, ikaw si Gary David. Kasi wala ka pang kampiyon na pinapakita ay sobrang tagal mo sa liga. Tapos halata naman na meron kang pitcher kasi sa laban mo may nalalaman ka pang ghost fighter. Eh, meron ka namang ghost writer. Dahil bata ka pa, dapat sa'yo si Ghostbuster. OZ. Yun ang rounds na may connect sa'yo, Zeref. Mga linya malamig. Parang galing sa ref. At tapos, sinulat ko to. Pero hindi ako nahasin. Nagsasoundtrip pa ako ng Aristotle gamit lapis at papel. Parang ikaw, gamit ko lang sa'yo. Tirahin kita ng isang upuan. At ikay mga one-hit combo. Parang sinaksak si Lando sapagkat sa dugo mo walang natira. Mapapabakit ka kasi inubos ko sa'yo ang tinta. Ito yung medyo nawawala. Kahit na mainit itong venue. Pero... Time. Huling banat kay Zeri. Takina.
Yan na ba yung mga banat mo laban sa akin na pinag-isipan mo sa loob ng dalawang buwan? Ano ba naman yan, KNG? Ganun na ba talaga kababa tingin mo sa akin para itapat mo ako dito sa bobo, inutil at patangang-tangang ang baguhan? Kaya nga di ko na masyadong binigatan, bagkus ginaanan ko na nga lang yung round 1 tsaka round 2 para naman sana makasabay siya. Pero di ko naman nakalain na sa lahat pala ng mga tanga na kalaban ko sa tala ng buhay ko ay pupinangin na mas nakakawalang gana pa pala siya. Pero sige, wala na akong magagawa, huli na para magreklamo. Tangi ko na lamang magagawa, ipanalangin na mawala ko sa konsentrasyon sapagkat yun na lang pagkapat, sapagkat yun na lang ang pag-asa mong manalo, ngunit yun ay malabo, pagkapanalo ko ay malinaw pa sa tubig batis ng kagubatan. Shit, utang, ina. Nag-aaya ko sa'yo, hayo. Pagkapanalo ko ay malinaw pa sa tubig batis ng kagubatan, samantalang ikaw sa sobrang dugyot mo magsulat kahit nga yata mga ngalakan, sobrang dumi ng yung mga, sa sobrang bulok ng yung mga lingay, mandidiri pa silang hawakan, kaya ito'y sisimulan ko ng igapo sa kamay at paa. Paat kamay, sinigsasakot, sunugi ng buhay, ratrating ng bal, haba nangingisaya, buhin ng katawan at ikalat sa bukay, abang kanyang kaluluway, di matahimik at makatawid sa kabilang buhay, oh. Ganyan ako kalinis, lumabaho, sigurado malang masilip na ebidensya, dahil pagkatapos ko itumbang aking biktima, hindi pa ako nakokontento. Tinatambayan ko muna, talaga nakakainsulto, at yun ay labag sa karapatang pantao. Pero huwag kang mag-alala, pag naisunod na kita, magkakaroon na ng hustisya, dahil sa bangkay mo, magpapakuha pa ako ng litrato. Kaya ngayon, kaya pa? Kaya, puputulin ko na. Kasi alam ko, wala ka na rin hininga. 1, 2, sigurado, choke na naman to. O, itong 5 piso, putangin na, kunin mo. Wala na akong pera, pauwi. Tayo na, pamasahe ko lang dinala ko dito para lang makalaban tong bobo na to, visit time. Hi, muling bayad kay OZ. Yo, makabawin sa round 3. Yo, aminado. Ako yung aminado sa mga para kong hindi preparado at lansyado. Pero asahan mo sa pagbabalik ko, magmamarka. Parang si Angela Marcado. Yo, naghahanap ako ng pulutan. Gusto ko sana ikaw chap-chapin, tad-tad, sabay lagay sa lata. Ipapabaon pagdating ni Rich Flo. Yung uuwi niya sa kanyang baluarte, dun sa norte. Para makita niya kung paano kita kinarnem dito sa norte. Tawagin mo yung karni norte. Yo, sinasabi niya, last button na daw niya. Pwes, puputulin ko na yung karir nito gamit ang gunting na simtalas ng karayom. Dunukuti na parang papel, susunugi na parang bato. Ang usok doon pupunta sa langit. At pagkatapos kitang tapatan dito sa lupa, ikay babagsak dito sa impyerno. Time na. Mag-ingay para sa laban niyo. Parang boto ng Morado 3-0 para kay Zire. Nakita naman sa video yun, so yun. All 3 rounds na. Next, Jofa versus Derek pa. Chow kasi si Kamarek. Pero harap sa kanya, harap ko may malalaki mo siya. Laban. Akala ko talaga pupukan yung battle, parang may hawak lang na hammer. Pero nabitin lang ako, parang konti na lang yung tubig dun sa battle. Kasi medyo palabas sana yung mga gusto natin na sabihin. Pero yung panalo ay hindi ko bibitinin para kay Zeret ko binigay. Kailangan lang talaga ng charisma dun sa battle. Okay naman si OC, tsaka okay din si Zeret. Overpower lang ni Zeref yung performance siguro ni OC, kaya binigay ko kay Zeref. Nakita naman sa video kasi talagang kita sa kanila kung sino yung handa. Yun na yung overall